at ang krisis sa presyo ng asukal. Generally, may kakulangan. There is really no crisis if we accept the fact that prices are really just following the world market trend. Karamihan sa ating mga Pilipino mahilig sa mga matatamis o mga pagkain may asukal. Katunayan, ayon sa Philippine Sugar Millers Association, bawat taon 23 kilo ng asukal ang kinukonsumo ng isang Pilipino. Umaabot sa halos 2 milyong metriko tonelada o katumbas ng 80,000 truck ng asukal ang nakukonsumo ng bansa kada taon. Pero sa biglang pagtaas ang presyo nito, tila naging mapait ang lasa ng asukal. Kung ikukumpara sa presyo noong 2001, dumoble na ang presyo ng asukal sa kasalukuyan. Tulad ng iba pang produkto, malayo ang naging paglalakbay ng presyo ng asukal sa mga nagdaang taon. Noong 2001 hanggang 2004, pumapalo lamang ang presyo nito sa 27 pesos. Umakyat sa 36 pesos noong 2005, mas lumobo pa sa mga sumunod na taon na umaabot sa 40 pesos hanggang sa umakyat pa sa 60 pesos ngayong taon. Kaya tila nawawala na raw ng tamis ang produktong ito. Si Aling Julieta, imbes sa refined sugar, pulang asukal na lang ang ginagamit para makatipid. Para makamura. Pero kahit kami gusto namin ang gumamit ng kwan, nagtitipid na lang ang kami gawa. Mahal ang asukal. Isa sa mahigit 500,000 sugarcane farmer sa bansa, si Aling Julieta. Ang malungkot, ang mga gaya niyang mismong magsasaka ng tubo, namumroblema na rin sa pagbili ng asukal dahil sa taas ang presyo nito. Pag wala ho na ho ba yung tubo, saan ho ba kami kukuhin kabubuhay bago ho namin masapit yung tubong yan matabas, ay buwan ang bibilangin namin. Saan pa ho kami kukuhin ang bibili ng asukal? Wala na ho. So, namumroblema kami? Namumroblema ho kami. Aantayin uli namin sumapit ang tubo bago kami makahawak ng pera. Dahil sa pagtaas ang presyo ng asukal, nakaambang magtaas rin ang presyo ng ilang produkto gaya ng tinapay, gatas at mga inuming gumagamit ng asukal. Ayon sa isang ekonomista, palatandaan ng pagtaas ng presyo ang maaaring kakulangan sa supply ng isang produkto. Ang presyo ng commodity, rice man yon, sugar man yon, kape man yon, nadidetermine ng kung ano yung supply, kung ano naman ang demand, no? Siyempre, kung pareho yung demand mo, umaakyat tapos kulang yung supply mo, o pareho lang yung supply mo, pwedeng tumaas yung presyo. Kung bumaba yung production mo, which is part of supply, tataas din ang presyo. Generally, may kakulangan. Pero ang pamahalaan, agad itinatangging may sugar shortage sa bansa. There is really no crisis if we accept the fact that prices are really just following the world market trend. There is a worldwide shortage, swerte tayo, meron tayong sapat na supply. We are already exceeding 600,000 tons of sugar. Malalim ang isyu ng problema sa asukal. Bagamat sinasabing walang kakulangan, ang agarang sagot ng pamahalaan para maibaba ang presyo nito, importation o pag-aangkat mula sa ibang bansa. Nakapanghihinayang na bilang isang bansang itinuturing na agrikultural, isa tayo ngayon sa mga bansang nangunguna sa pag-aangkat ng produkto mula sa ibang bansa. Kung dati pumupunta dito ang mga taga-Vietnam at Thailand para mag-aral ng pagsasaka o crop production, tayo na ang nag-i-import sa kanila. Sa kabila nito, nag-i-export naman tayo ng mahigit 130,000 metriko toneladang asukal sa Estados Unidos. The U.S. quota has always been a favored market for us. You know, during times when prices are really down, the U.S. quota has always given us favorable prices. We don't want to lose that market. Gagastos ang pamahalaan ng 2.1 billion pesos para sa importasyon. Our main objective for the importation is really to assure ourselves that we will end the crop with an adequate buffer stock. Hindi masusolusyonan
ng kanilang plano na mag-importa ng asukal ang kakapusan sa asukal, bagkus magkikreate pa ito ng dependency sa mga importasyon sa mga susunod. Dahil sa importasyon, nawawala naman ng pagkakataon ng mga lokal na magsasaka ng tubo upang mapaunlad ang kanilang industriya. Mientras nag-i-import ka, nadi-display sa malaking bilang ng mga manggagawa sa asukal, sapagkat imbes na magtanim, ay di mag-import na lang. Ang mga inaani nga ni Aling Julieta, nagiging pambayad utang lang niya. Ito raw ang masaklap na buhay ng mga magsasaka. Sa kabila ng pagod at hirap, lubog pa rin sila sa utang. Nasamahan kami yung sa Procon. Kapag kami nakabayad sa kanila, nagpapalaw sila ng pera. Kagaya ng abono, traktora, wala munang bayad dyan. Sa susunod na iluhan, babayaran namin. Yun. Mula sa kooperatiba, mangungutang siya ng mga binhi, abono, pestisidyo at pang-upa sa tao at traktora na aabot sa halagang 15,000 piso. Matapos ang 8 buwan, nakakaani siya ng 17 sako ng asukal na ibinebenta sa mga trader sa halagang 1,400 pesos kada sako at aabot sa 23,800 pesos. Kaya kung susumahin, kumikita lamang siya ng 8,800 pesos sa loob ng 8 buwan o 36 pesos lang kada araw. Ang masaklap na kalagayan ng mga magsasaka ng tubo, sumasalamin daw sa napabaya ang sektor ng agrikultura sa bansa. Walang ayuda, sufisyenteng ayuda na binibigay ang pamahalaan sa industriyang ito, no? Dapat bigyan ng financial assistance ang mga nagtatanim ng tubo. We have a tie-up with the private sector, yung Philsurin, the Philippine Sugar Research Institute, and the MDDCs, the Mill District Development Councils. They're supposed to take over much of the extension work and the research and development. Pero ang mga programang ito, hindi naman lahat nakakaabot at nararamdaman ng mga magsasaka ng tubo. Eh wala naman ibibigay sa amin yung tulong ng pamahalan eh. Para sa tubo at patan ng tubo, wala. Talagang sariling kita namin na kami magpapahirap sa aming sarili. Kung susuriin, may isang batas sa mga katulong sana sa mga magsasaka sa tubuhan. Taong 1991 ang isang batas ang Republic Act 6982 o ang Sugar Amelioration Program. Naglalayan itong bigyang suporta ang mga magsasaka ng tubo sa pamamagitan ng paglalaan ng 10 piso sa bawat 50 kilos ng asukal na magagawa. Pero sa ulat na aming nakalap mula sa Commission on Audit noong 2008, umaabot na sa halos 2.4 billion pesos ang nakolekta ng gobyerno na hindi pa rin malinaw kung saan napunta. Based on records, hindi talaga 100% liquidated. A portion of the fund remains unclaimed or undistributed by reason na sometimes maaaring na-distribute, hindi tinatamad yung planter na isubmit yung payroll kasi malayo yung regional office o malayo yung planters association. Pero may mga mas malalalim pang sanhi ng problema sa agrikultura, tulad na lang ng land conversion. Ang ilang hektaryang ito ng tubuhan, dinedevelop na para maging pribadong sementeryo. Malaki raw ang epekto ng kawalang ito. Siyempre, yung dating mga taniman ng asukal, kapag kinonvert mo ito sa mga golf courses and subdivisions, di paliit ng paliit, ano? Very minimal. In fact, government rules are stringent, ano? It's very difficult to convert existing sugar land or rice land or corn land to commercial properties. Isa pa sa naging solusyon ng pamahalaan upang maging abot kaya ang presyo ng asukal ang pagbebenta ng NFA sugar na mabibili sa mas murang halaga. Ito ang nire-repack na asukal dito sa warehouse ng NFA. Binibenta ito ng 48 pesos kada kilo. Mas mababa ng 6 na piso kada kilo kumpara sa asukal na nabibili sa mga pamilihan. Hindi na raw kasi pinapatungan ng pamahalaan ang lokal na asukal na binibili nila. Makakatulong na umano ito sa mga maliliit na negosyante gaya ni Aling Birinya, 63 taong gulang. Nakakatulong yan kasi medyo mura kaysa alam mo ang bilhin nyo, napakamahal na, lalo na yung asukal ngayon, napakataas na. Ay kung laging ganyan ang ano, wala na kami kikitain. Dapat tingnan natin ang permanent solution yan. Kasi tingin ko dyan temporary. Kasi we're in political season, mag-election na naman.
Tiyak na mas mababang halaga umano ang gagastusin ng pamahalaan kung bibigyan prioridad ang lokal na produksyon ng asukal kaysa mag-angkat nito. Dapat palakasin ang industriyang niyan at ang pangangailangan ng taong bayan ang dapat harapin at hindi tuloy-tuloy na importasyon. We have a sugar master plan. Okay? Initially, it's a 5-year master plan which is supposed to start this year. Okay? The target is to increase productivity to 75 tons per hectare. Konkretong aksyon at hindi panandali ang solusyon ang kailangan maging tugon ng gobyerno sa kinakaharap nating krisis na bigla ang pagtaas ng presyo ng asukal. Sa ngalan ni Jiggy Manikad na kasalukuyang on assignment, ako po si Ivan Mayrina at ito ang nakatala sa aking reporter's notebook.